Ano po ba ang ating tinapay at isda na handa nating ibahagi sa iba? Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday ng unang linggo ng Adbiyento at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang iba. Nilagay nila ang mga may sakit sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito. Tatlong araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan." Sinabi naman ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na ito? Ilang tinapay ang nariyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila. At mayroon pang ilang maliliit na isda. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 kaing. May 4,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nahahabag ako sa mga taong ito, sabi ni Jesus. Na pagkatapos ng 3 araw ng pagsunod ng mga tao kay Jesus upang makinig sa Kanya, naramdaman ni Jesus ang pagod at gutom ng mga tao at ayaw niyang paalisin ang mga tao na gutom. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad na bigyan ng makakain ang mga tao na nais ni Jesus na makibahagi at makilahok ang mga alagad sa pagbibigay solusyon sa problema na kanilang hinaharap. Ipinakita niya sa mga alagad ang problema at hiniling niya sa kanila na makibahagi at akuin ang bahagi ng responsibilidad sa pagbibigay ng pagkain sa mga tao. At tinanggap ni Jesus ang kanilang kontribusyon. Tinanggap niya kung ano ang mayroon sila, ang 7 tinapay at iilang maliliit na mga isda. At mula sa ibinahagi ng mga alagad, pinarami ito ni Jesus at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Dito, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na isalin sa gawa ang ating pakikiramay at awa para sa mga taong nangangailangan. Hindi tayo dapat matakot na buksan ang ating buhay para sa ibang tao. Mangyayari ang himala kapag ang mga tao ay handang magbigay at magbahagi ng kanilang tinapay at isda sa ibang tao. Kaya muli, ano po ba ang ating tinapay at isda na handa nating ibahagi sa iba? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.